Sa Talk to the People kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi niya sinang-ayuna nang ipinapanawagan na ibaba na ang COVID-19 pandemic response system sa alert level 0. Ayon sa Pangulo, papayagan lamang niya ito kung isa o dalawa na lamang ang kaso ng COVID sa bansa. You know, lahat gusto halos balik na sa 0 o lahat 1. That hindi pwede kasi may mga lugar na meron pa. Until such time na talagang almost isa, dalawa na lang all over the country, yung alert one would still be a good parang buffer natin. Huwag na muna tanggalin natin yan until we are very sure that everything is really all right. Especially sa ating lugar. Kasi mag-reinfect ng reinfect yan. Tapos may mutant na bago, dyan ang nakaproblema. Sa kasalukuyan, nasa alert level 1 ang Metro Manila kabilang na ang ibang rehiyon. Sa gitna naman ng naiuulat na nalalapit na shelf life expiration na nasa 27 million doses ng COVID-19 vaccines, sinabi ni Pangulong Duterte na maaaring gawin ng bahay-bahay ang vaccination program ng pamahalaan. The most that we can do is a last-minute program. We embark on a program that would deliver natin yung vaccine sa bahay-bahay. Nanawagan ng Pangulo sa New People's Army o NPA na huwag sakta ng mga healthcare workers na magsasagawa ng house-to-house inoculation sa mga malalayong lugar. Tinawag naman na theoretical expiration ni Health Secretary Francisco Duque ang mga bakunang mag-expire sa Hulyo. Ayon sa Kalihim, kung titignan ang datos, nasa 1.54% lamang ang wastage rate ng bansa. Yung sinasabi nilang 25 to 27 million na mag-expire by July, ang tawag po natin dyan yung theoretical expiration. Hindi pa po ito expired kasi July pa yan. Magagamit pa rin po natin yan. However, our actual vaccine wastage is only 1.54%. That is the allowable wastage rate as of April 3 this year, which is far, far below than the 10% indicative wastage rate used by the WHO, Mr. President. So, layo. We're still okay. Sa ulat ni Secretary Duque kay Pangulo Duterte, patuloy pa rin ang pagbaba ng kaso ng COVID. Definitely, Mr. President, we are winning given, as you have correctly pointed out, sir, mababa ang ating kaso, tuloy-tuloy na mababa. Sa kabila nito, nababahala naman si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa mababang bilang ng mga nagpapabakuna sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At natatakot po ang WHO at saka yung DOH na baka magkaroon tayo ng tinatawag na mini-surge dito sa area ng BARM dahil napakababa pa po ng coverage na 25%. Samantala, ipinaliwanag naman ni Pangulong Duterte kung bakit hindi siya nag-endorso ng presidential candidate. Ayon sa kanya, ayon niyang maparatangan na ginagamit ang resources ng pamahalaan para ikampanya ang isang kandidato. Ang akin kasi, presidente ako, tapos magkampi ako ng isa, magdududa yung maginagamit ko yung resources ng gobyerno, magulo na. Ito rin anya ang ibinili niya sa mga miyembro ng gabinete, lalo't papalapit na ang pagtatapos ng kanyang termino. Ang isang ano ko is ay the government, at least the armed forces, pati ang police, pati kami sa gobyerno, we are not allowed to campaign. Well, of course, yung mga cabinet members, they can. But just to make things equal, sinabi ko nung past two elections, mga cabinet members, sabi ko, lalo na ngayon, paalis na tayo. Huwag na tayong magkampi-kampi ng kandidato. Ilan sa mga kandidato na patuloy na umaasa sa endorso ng Pangulo ay sina presidential candidates Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Una nang inendorso ni Pangulong Duterte ang kandidatura ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.